Isa-isa nang pinaglalapag ang pagkaing in order ni Mr. Faltado sa mesa. Sari-sari ang mga putahe. May manok, isda, baka at kung ano-ano pa. Parang may fiesta lang, sir. Parang napadami po ata ang order niyo. Let's just eat. I know that you're hungry. Sagot lang nito at nag-umpisa ng magsandok ng pagkain sa plato. Gutom ako, oo. Pero hindi naman ata namin kayang ubusin ang lahat ng ito. Patay gutom lang? Pero syempre, kumain na lang din ako. Total, nandito na. In fairness, masarap ang pagkain nila. Lalo na itong chicken. Ang lilamnam ng lasa. So tell me more about you. Biglang nagsalita ito na saktong pagkakasubo ko pa lang ng malaking bahagi ng manok. Anong klaseng tanong yan? Ano to? Job interview? Gumuhit ang ngiti sa labi nito habang nagaantay na manguya ako ang nasa loob ng bunganga ko. Ah, sa wakas ay nalunok ko ng kinakain ko. Ano pong gusto niyong malaman, sir? I mean, what do you like to do in your spare time? Saglit ako nag-isip. Wala naman, sir. Madalas nasa bahay lang kasama po ang mama at mga kapatid ko. Don't you like traveling or something? Umiling ako. Hindi po. Pangmayaman lang pong hobby na yun. I don't think so. You can travel around the Philippines. How about the beach? Hindi po ako marunong lumangoy. Pagpapaalala ko dito. Natigilan ako na biglang maalala ang ginawa nito sa pool nang muntik na akong lunurin at ang hindi ko sinasadyang pagyakap dito. Nananalangin ako na sana ay hindi niya na naalala ang bagay na yun. Hindi ba halos maghahalikan na kami? Ay, anong halos? Hindi ba hinalikan niya nga ako noong gabi na yun? Napabuntong hininga ako na hindi namamalayan. Ayokong maalala yung bagay na yun eh. Kahit pa sinabi niya nitong hindi niya talaga girlfriend si Presi ay ganun pa rin yun. Hindi pa rin nagbago ang katotohanan na sekretary lang niya ako. What's the matter? Tanong nito na nakakunot ang noo. Ah, wala naman po. Agad natanggi ko. Binilisan ko na lang ang pagkain nang makauwi na kami. Tulad ng inaasahan ay hindi namin naubos ang pagkain. Kakaunti lang din naman kasi ang kinain nito. Bakit kasi kay dami ng in-order? Sayang naman kaso nahihiya naman akong i-take out yun. Nang malapit na kami sa kotse ay tumingin ako sa paligid. Lumalalim na ang gabi kaya parang lalong gumaganda at tumatahimik ang lugar. Let's take a walk. Ayan ito. Hindi na lang ako nagsalita. Paano'y kahit sabihin kong wag na ay hindi naman ito makikinig? Nag-umpisa na kami maglakad at halos wala ng tao sa daan. Tama nga ako, nasa Intramuros kami. Mga guho na mga lumang gusali at mga ribulto lang ang nakikita ko. Bigla tuloy akong kinilabutan, baka may mumu dito. Naiyakap kong sarili sa iniisip kong yun. Maya-maya ay naramdaman kong ipinatong ng boss ang suot niyang suit sa akin. Gusto ko sanang sabihin na hindi naman ako giniginaw. Napatingala ako dito at natulala ako sa gwapong mukha niya. Nasa Korinovela ba ako? Sarangheyo, with matching finger heart. What's that? Ay, wala sir. Nangati lang po yung daliri ko. Muntik na ako dun ah. Teka, bakit ang bait ng boss ko ngayon? Nagumpisang pumintig na malakas ang dibdib ko. Iba talaga ang dating ng mga mata nito. Parang pag tumitig ay tagus hanggang kaluluwa ko. Pansin ko lang ay pag gusto ko itong iwasan, ay may nangyayaring lalong nagpapalapit sa amin ng gusto. Tulad ngayon, bigla tuloy ako nagsisi na sumama ako dito. Agad ako nagbaba ng tingin. Masyado lang siguro ako nadadala sa ambience ng lugar. Bahagya akong lumayo rito. Pero naramdaman ko na lamang ang mga kamay nito na hinapit ang bewang ko, papalapit sa kanyang katawan. Diyos ko, lalong kumakabog ang dibdib ko sa ginagawa nito. Why are you avoiding me? Bulong nito. Ramdam kong init na nagmumula sa hininga niya. Hindi ko naman po kayo iniiwasan, sir. Sagot ko ng mga mata ay hindi malaman kung saan titingin. Really? Then why can't you look into my eyes? Napatingala akong muli. Bakit parang kailamlam na mga titig nito? Para ako nitong hinihigop. Dahan-dahan pang lumapit ang mukha niya. Napahawak ang mga kamay ko sa dibdib nito para sana ilayo pero huli na. Naramdaman ko na lang ang mainit na labi nito na lumapat sa labi ko. Marahan, maalab at puno ng pagsuyo. Pero saglit lang yun, agad na nilayo ang mga labi nito. Do you know that you're driving me insane with those sweet lips? Habang dinadama ang mga labi ko at hinawi pang hibla ng buhok ko na nasa mukha ko. Paulit-ulit akong kumurap-kurap. Hindi ito panaginip.
Parang nga akong tuod na nakatulala sa mukha niya. Paano hindi ako makapaniwala sa narinig? Oo, slow na kung slow. Pero anong ibig sabihin niya na hindi ako mawala sa isip nito? Akmang nga halikan pa ako muli nito pero tagumpay na naitukod ko mga siko sa dibdib nito. Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Bakit niyo po? Hindi nito ako pinatapos magsalita. Kitang-kita kong pagbabago na expression sa mukha nito. You don't have to. Sabay-bawi ng tingin at tuluyang bumitaw ito sa katawan ko. Ano daw? Lalo tuloy akong naguluhan. Ugali ba talaga nitong mga halik ng basta na lamang at hindi ipapaliwanag kung bakit? Ano yun? Trip lang niya? Lihim akong nainis pero dama ko pa rin ang init ng labi nito. Nakakailan ito sa akin ha? Pero okay lang, masyarap naman kasi. Claire, tumigil ka nga, sita ng utak ko. Nagpatuloy ito sa paglakad na parang walang nangyari. Napamaang naman ako sa ikinilos nito pero tahimik na lang ako sumunod sa kotse. Wala rin itong kibo at nag-umpisa na magmaneho. Naisip ko tuloy, baka bipolar ang boss ko? Kanina lang kasi kay bait nito sa akin. Nanlibre pa ng dinner, tapos biglang nang halik ng walang sabi-sabi. At ngayon naman, bigla lang itong natatahimik. Dahil sa kakaisip ay hindi ko man lang namalayan na nasa tapat na pala kami ng bahay. Nagulat pa ako na biglang huminto ang sasakyan. Salamat po, sir. Medyo nag-aalang ang sabi ko pero hindi man lang ako tinapunan ito ng tingin. Ngayon naman biglang nagsungit ito. Inibitiligi, sir. Nakakaasar. Tahimik na lang akong bumaba. Pagsara ko pala ng pinto ng kotse nito ay agad na itong humarurot. Maang na lang ako napatingin sa papalayong sasakyan. Aba, napapadalas ata. Bungad ni mama na nasa gate na pala. At dahil lumilipad ang utak ay agad na lang akong pumasok ng bahay. Hindi ka na talaga makakahalik sa akin, Mr. Faltado, kahit kailan. 3 araw? Oo, personal matters daw, sagot ko kay Charisse. 3 araw ang mawawala si Mr. Faltado sa opisina dahil may mahalaga daw itong aasikasuhin. Hindi mo man lang tinanong kung ano. Paano ko naman tatanungin in a text lang? Text? Uso pa ba yun? Sabay tawa na kaibigan. Hindi naman ako nag-usisa kung ano man ang pagkakaabalahan ng boss. Ang mahalaga ay mapapahinga din ang utak ko. Simula ata na naging sekretarya ko nito ay parang palagi akong puyat. Tulad na lang kagabi na hindi na naman ako pinatulog nito sa kakaisip. Lito pa rin kasi ang isip ko sa kinilos nito kagabi. At bakit nga ba kasi panay ang nakaw nito nang halik sa akin? Normal lang ba sa kanya ang ganun? Minsan pakiramdam ko pinaglalaruan ako nito. Tingin ba niya sa akin ay laruan? Porket ba sekretary niya ako ay pwede na niyang gawin sa akin ang kahit anong gusto niya? At nagsimula na naman akong mahulog sa malalim na pag-iisip. Ngayong araw ay kailangan naming puntahan ang magiging partner sa bagong project na isang contracting company. At dahil wala nga si Mr. Faltado, ay ako na lang at si Mr. Soriano, isa sa mga project managers ng kumpanya, ang makakasama ko. Around BGC area lang din naman ang opisina na sasadyain namin. Kaya saglit lang ang biyahe. Natigilan ako ng mamukhaan ng gusali na aming pupuntahan. Dito kasi ako nagtrabaho noon. Sa dami ng buildings ay dito pa talaga. Ang pagkakataon nga naman. Napahinto ako na nasa harap na kami ng pintuan ng kumpanyang sadya. Nagbibiruban tadhana sa akin. Hindi ako pwede magkamali dahil ditong opisina kung saan nagtatrabaho si Topher. Ang dati kong boyfriend. Mabilis nagbalik sa alaala ang huling araw ng pagtuntong ko sa lugar na ito. Ang bagay na ibinaon ko na sana sa limot ay unti-unting nagfa-flashback ngayon sa utak ko. Napahalukip-kip ang mga kamay ko sa biglang naalala. Okay ka lang? Tanong ni Mr. Soriano na binuksan na pala ang glass door. Ha? Opo. At pumasok na ako kasunod ito. Siguro naman ay wala ng dating nobyo dito. Malamang ay lumipat na ito ng pinagtatrabahuhan. Sa tagal ba naman ang panahon na nakalipas ay biglang sumiwang isang pintuan at iniluwa ang pamilyar na mukha nito. Malakas pang tumatawa kausap ang isa pang lalaki. Parang walang pinagbago ito. Ang masiyahing mukha nito, ang cute ng ngiti na isa sa dahilan kung bakit napaibig ako nito noon. Pero kapansin-pansin na lalo atang gumwapo ito ngayon. Hi, we are from Lions Properties and we have a meeting with Mr. Vasquez. Napukaw ang atensyo ko na magsalita si Mr. Soriano sa receptionist na pamilyar din ang mukha.
Agad kong ibinalik ang tingin kay Topher na ngayon ay maang na nakatingin na pala sa akin. Claire? Kunot-no ito na humakbang papalapit. Bigla akong kinabahan. Ito kasi ang unang beses na nakaharap ko ang lalaki simula ng gabing yun. Hi, Topher! Kamusta ka na? Tanong ko na pilit ang ngiti sa mga labi. Mabuti naman. Anong ginagawa mo dito? Masayang sagot nito na tuluyang nakalapit na sa akin. Hindi ko alam kung paano nito nagagawang tumingin ng diretso sa mga mata ko. Pagkatapos ng ginawa nito sa akin noon ay ang lakas ng loob nitong humarap at ngumiti pa sa mukha ko. Ah, may meeting kasi kami. At agad akong bumaling sa receptionist na biglang nagsalita. Mr. Vasquez is waiting for you. This way please. Natiginiyan na kami nito sa isang kwarto. Nakahinga naman ako ng maluwag na makapasok doon. Sana ay paglabas namin ay wala nang dating nobyo. Ni sa hinaga pa hindi ko na naisip na magkukrus pa ang mga landas namin. We are indeed very excited to work with Lions Properties. And with that, I would like to send the best from our team. Sa kalagitnaan ng meeting na naisipang ipakilala ng Managing Director na si Mr. Vasquez ang kanyang mga staff na mapapabilang sa bagong proyekto. Isa-isang nagpasukan ang mga tauhan. Magkahalong pagkadismaya naman at pagkagulat ang naramdaman ko nang pumasok si Topher sa kwarto. And this is Christopher Alejo, the head of our IT department. At matamis na ngumiti ang dating nobyo na nakatingin pa sa akin. Payak ng ngiti lang ang ginanti ko. Sa totoo lang, hindi ako sigurado sa nararamdaman ngayong muling nakitang lalaking nagpaiyak sa akin ng husto. Hindi ba nga at nang dahil dito hindi na ako muling nakipagrelasyon sa kahit na sino? Kasalanan nito kung bakit ako naging bitter sa pag-ibig sa mahabang panahon. Claire, please, pwede ba tayo mag-usap? Habol nito na naglalakad na kaming palabas. You two know each other? Litong tanong naman ni Mr. Soriano. Sasagot na sana ako pero naunahan ako nitong magsalita. Yes, ex-boyfriend niya ako. At proud pa talaga siya. Okay then, I will just wait sa sasakyan. Mauna na ako sa baba. Paalam nito. Balak ko sana magsalita pa pero agad na tumalikod dito. Napabuntong hininga ako bago humarap sa dating nobyo. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong ko dito. Bakit parang nagniningning ang mga mata nito? Lalo kang gumanda. Ang tagal nating hindi nagkita at... At ano? Ano bang gusto mong sabihin? Medyo nagmamadali kasi kami. Putol ko sa sinasabi nito. Hindi ko kailangan ng pambubola nito. Napamaang ito. Claire, kung ano man yung nangyari dati sana ay kalimutan na natin. Alam mong Mina, kung hindi naman importante yung sasabihin mo, ayoko nang marinig. Sige, may pupuntahan pa kaming meeting. Sabay talikod ko mula dito. Hindi ko na ito binigyan pa ng pagkakataon na magsalita pa. Isa pa, ay hindi ko na gustong marinig pa kung ano man ang nais sabihin nito. Sigurado naman ako sa sarili na wala na akong nararamdaman dito. Pero hindi ko maiwaksi sa utak ko ang gabing sinaktan ako nito ng husto. At hanggang ngayon siguro, ay hindi ko pa rin matanggap na sa lalaking ito ko isinuko ang pagkababae ko. Sana lang ay hindi ko na muling makita pa ang pagmumukha nito. Alas 10 pa lang ng umaga pero pakaramdam ko ay tanghali na. Napakabagal kasi natakbo ng oras para tuloy akong ipinaghihili sa kinauupuan. Nakansel ko na lahat ng mga dadating na meetings ni Mr. Faltado hanggang ngayong araw kaya naman wala akong kailangang gawin. Nakapangalumbaba ako sa aking mesa at tumingin sa pinto. Hindi ko inaasahan na magbubukas yun at nang umuwang ay... Good morning, sir! Gulat na bati ko sa pumasok na boss. Para tuloy na walang bigla ang antok ko. Akala ko ba bukas pa to papasok? Dumiretso lang ito sa kanyang opisina na parang walang nakita. Kay aga-aga nakasimangot na naman ang mukha niya. Kung makapagnakaw ng halik, ganun-ganun na lang pero pag nandito sa opisina, ay parang hindi ako kilala. Aminin ko man o hindi, ay namiss ko ito kahit dalawang araw lang nawala. Nakakamiss kayang gwapo pero seryoso lagi nitong mukha. Pero ano nga kayo nangyari sa sinabi nitong aasikasuhin at bigla itong pumasok ngayon? Asa naman ako magsasabi ito sa akin. Dumaan ang buong umaga ay nasa loob lang ito ng opisina niya. Ni hindi man lang nga tumawag. Okay lang kaya ito? Silipin ko kaya? Dahan-dahan ako naglakad. Kunwari ay may inaay sa isang file cabinet na katapat ng pinto nito. Kaso nga lang ay frosted nga palang glass door. Malabo makita kong nasa loob. So bigo ako masilip ang amo.
Bumalik ako sa aking mesa at nanlumong na paupo nang biglang bumukas ang pinto nito. "Let's go to the site." Anito na hindi man lang ako nilingon at lumabas na. "Ah, saglit lang po!" Agad akong tumayo, hatak ang bag at sumunod dito. Tulad ng dati ay nasa bandang likuran ako nito. Pero iniiwasan ko na lang na mapatingin sa napakadilim na mukha nito. Para kasing may pinagdadaan itong kung ano naman kaya parang pasan ang mundo. Pero kahit ganun ay gwapo pa rin naman. Lalo nga lumalakas ang apil nito pag ganitong parang galit ito. Sa Pasig ang location ng pinakabagong project ng kumpanya. Kaya bago makarating doon ay naipit pa kami sa traffic. Pagdating sa site ay nagmamadaling pumasok ito sa loob habang tahimik lang akong sumunod. Eto na naman siya, para namang walang kasama. Sinalubong naman ito agad ni Mr. Vasquez at nag-shake hands pa ang dalawa bago naupo. "Claire!" Napalingon ako sa boses na yun. "Si Topher na naman! Mukhang hindi dininig na tadhana ang hiling ko na wag nang makita ang lalaking ito. Tulad ng noong isang araw ay pilit na ngiti lang ang ginanti ko. Abala lang ang boss sa pakikipag-usap sa managing director at naiwan ako na nakatayo sa hindi kalayuan. "Galit ka pa rin ba sa akin?" Tanong nito na bahagya pang lumapit. "Sino naman ang nagsabing galit ako sa'yo?" Ganting tanong ko. Bahagyang yumuko ito. "Alam kong mali yung nagawa ko noon, pero sana naman bigyan mo ko ng chance na magpaliwanag." "Para saan? Matagal na yun. Wala na sa akin yun," pagsisinungaling ko. "Marami sana akong gustong sabihin sa'yo. Sana naman pakinggan mo ko." At ngumiti ito. "Pero sorry siya dahil hindi na ako madadaan ito sa pangiting-hiti niyang yun. Hindi ata itong tamang lugar para pag-usapan yan." "Okay, naiintindihan ko. Pwede ba tayo mag-usap pagkatapos ng trabaho mo?" At muling tumitig ito sa mga mata ko. "Siyempre hindi. Ano bang dapat pag-usapan pa? Kung ano man ang paliwanag nito, hindi na mahalaga." Hindi ako agad nakasagot. Sa halip ay sumulyap ako sa boss na ngayon ay kunot noong nakatingin sa akin. Agad na napukaw ang atensyon nitong muli ng kausap kaya nagbawi ng tingin. "Hindi na kailangan," pagbaling ko kay Topher at tinalikuran na ito. Nagpasya akong lumabas muna ng site para kasi akong hindi makahinga ng maayos. Makapagpahangin na lang muna, total ay mukhang busy naman ang boss sa loob. "Claire, please," habol ni Topher sa likod ko. "Anak naman ng... Ang kulit nito! Sinabi ko na nga ayoko makipag-usap." "Christopher, ano bang..." Napatda ako pagharap ko sa lalaki dahil kasunod pala nito ay si Mr. Faltado. Nang mapalingo si Topher doon ay para itong batang napaatras at agad na lang bumalik sa loob. Hindi ko mawari ang reaksyon ng boss ko nang lumapit sa akin. "Who is that guy?" "Wow, so ngayon ay naalala pa ako nitong kausapin. Staff po ni Mr. Vasquez." "Totoo naman ang sagot ko. Why is he following you?" Tumingin ito sa akin na pilit hinuhuli ang mga mata ko. "May tinatanong lang po," pagsisinungaling ko. "Hindi ko naman kailangan magpaliwanag dito, di ba? What was he asking you?" Hala, ang daming tanong. Malapit na nito makumpleto ang 5 W's. "About sa work lang po. Ayoko nga sabihin ang totoo." Hindi ito agad nagsalita. Mataman lang na nakatingin sa akin. Tinatantya siguro nito kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. "The next time if he has any question, tell him to ask me." Seryosong sabi nito at tumalikod. Nang bumalik sa loob ay naging abala ako sa pagsasagot sa mga email sa tablet. May inilaan silang isang mesa para sa akin, kaya naman maayos ako nakapagtrabaho. Sa hindi kalayuan ay may kausap ang boss ko. May minumestra pa ito sa computer na kaharap. "Ano, payag ka na ba?" Bungad ng dating nobyo ko. "Sa alin?" Masungit na sagot ka dito. Bigla na lang kasing sumusulpot. "Yung tinatanong ko sa'yo kanina." "Ang alin nga?" "Kunwari na lang hindi ko maalala yun." "Na mag-usap tayo pagkatapos ng trabaho?" At taktong uupo pa ito sa katapat ng upuan ko. "Itanong mo sa boss ko." Natigilan ito at tumindig muling patayo. "Ha? Bakit sa boss mo?" Agad na nawalang ngiti sa labi nito. Nagkibit-balikat na lang ako at tumingin kay Mr. Faltado. Tama nga ang pakaramdam ko. Nakatingin na ito sa amin. Pagbaling ko sa dating nobyo ay nakakunot na ang noon nito. E di natunaw ang kakulitan nito. Tingnan natin kung kaya nitong tanungin ang boss ko. "Claire, anong..." Pinigil ko itong magsalita at ninuso ang kinaroroonan ng boss na kanina pa nakamasid. Sumunod ito ng tingin at nang makita ang madilim na mukha ni Mr. Faltado ay bigla itong may naalalang gagawin daw. Lihim akong natawa at pailing-iling na bumalik na lang sa ginagawa ko.
Sa site na ako dumiretso kinaumagahan dahil marami daw gustong i-finalize ang boss. Gusto din kasi ni Mr. Faltado na masubaybayan niya ang proyekto. Napaka hands-on talaga nito. Kung tutuusin ay pwede namang iutos na lang sa mga tauhan ng kumpanya ang mga yun. Pagpasok pa lang ay nagtataka na akong hinanap ang mesa ko dahil wala na yun sa kahapong pwesto nito. Miss Claire, pinalipat po ni Sir ang mesa niyo. Anang lumapit na isang staff doon. Ah, okay. Saan ako uupo ngayon? Doon po. Sabay turo nito sa lamesa sa loob ng kinaroroonan din ng desk ng boss ko. Nagtataka man ay pumasok na lang ako sa loob. Mabuti na din yun para hindi na ako makukulit ni Topher. Malamang ay hindi na ito makakalapit sa akin. Mataman ako nakikinig lang sa diskusyon ni Mr. Faltado at kausap nito na isang project manager. Wala naman ako maintindihan sa ibang terms na ginagamit nila pero parang naaaliw lang akong tingnan ng amo ko habang nagsasalita. Kapag kasi sa akin ay halos hindi nito maibuka ang bibig. Naaagaw ang atensyon ko sa labas ng glass window. Si Topher na palakad-lakad at parang may inaabangan. Mukha itong tanga na pabalik-balik. Hindi pa ba ito sumusuko? Bulong ko sa sarili. Kung dati siguro siya gumanyang ganyan ay baka natuwa pa ako. Eh ngayon pa kung kailan wala na akong nararamdaman para sa kanya. Napatingin ako kay Mr. Faltado nang biglang tumikim ito. Listen and take some notes. Utos nito sa akin. Okay, sir. Agad ko namang kinuha ang notebook at humila ng isang upuan palapit sa dalawa. Ano to? Lecture? Pero sige, mag-take ng notes, sabi niya eh. At bumalik ako sa pakikinig sa usapan nila. Halos makabisado ko ng mukha ng boss ko sa pagkakatitig ko dito. Tulad ng dati walang expression ng mukha. Blanco yun pero nandoon na mapangakit ngunit maitim na mga mata nito. Binagay ng matangos na ilong at mapupula nitong labi. Halatang bagong shave dahil ang kinis ng mukha. Malinis na parang kay sarap kurut-kurutin. Ay, ang gwapo talaga ng boss ko. Naka light blue na long sleeves ito. Bagay na bagay sa kanyang kulay na yun. Claire, mahinang sabi nito na bumalik sa akin. Po? Ay, wala na pala ang kausap nito. Sa tagal ng pagkakatulala ko kasi hindi ko na napansin ang nasa paligid ng boss ko. Kinuha nitong notebook na nasa harap ko. Tinignan nito ang papel na wala ni isa man lang na nakasulat. Masyado ata akong nawili at nakalimutan ko na palang magsulat tulad ng inuutos nito. Tumingin itong diretso sa mga mata ko at napuno ng katahimikan ng kwarto. Mr. Faltado, can I get your opinion on this? Si Mr. Vasquez pala at sabay kaming napatingin doon na pumasok sa pinto. May hawak itong mga papel. Agad na tumayo ang boss ko at tumingin muli sa akin. Come with me. Ako po? Malamang ako, wala namang iba. Yes, and bring your notebook with you. Make sure to write something this time. Bulong nito. Ramdam kong namula ang mga pisngi ko dahil para akong napahiya sa sinabi nito. Oo na, natulala na ako sa kagapuhan mo. Bulong ko sa sarili at lihim na napairap dito. Nang makaramdam ng gutom ay naalala kong bigla na hindi pala ako nakapagbaon ng pagkain. Buti pa ay maghanap ako ng makakainan sa labas. Abala pa naman ang boss ko na nagpaalam ako at tumango lang ito. Naglalakad na ako palabas ng ito na naman si Topher na nakasunod sa akin. Mukhang hindi ako titigilan ng dating nobyo hanggang hindi ako nakakausap nito ng masinsinan. Kung sa kakulitan lang naman ay numero uno ito kahit noon pa man. Sabay na tayong kumain, huminto ako sa paglalakad. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Sinabi ko na ayoko makipag-usap sa'yo. Sagot ko na hindi man lang tinapunan ng tingin ito. Please, kahit pakinggan mo lang ako. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ko na nga ayoko. Medyo tumaas ang tono ng boses ko. Sa totoo lang ay naiirita na ako sa kakulitan nito. Please, Claire. Nagbago ng iisip ko, hindi na pala ako kakain. Tumalikod at taktong babalik na ako sa loob ng hablutin ito ang braso ko at pilit akong pinaharap nito. Gusto pa rin kita. Isang malutong na sampal ang ginawad ko sa mukha nito. Ang kapal na mukha mo. Una sa lahat, inantay kita noon. Inantay kita na kausapin mo ko na humingi ka ng tawad sa akin. Binigyan kita ng pagkakataon kahit hindi mo yun hiningi. At anong ginanti mo sa akin? Nakipaglampungan ka pa sa receptionist niyo? Hindi ka na nahiya? Tulala itong napahawak sa pisngin sinampal ko. Sorry pero hindi ko ito pinatapos sa pagsasalita. Hindi ko na kailangan ng sorry mo. Hindi ko na malay na tumutulo na palang luha ko.
Naisip mo ba yan nung panahon na halos mamatay ako sa sakit na dinulot mo? Nung mga gabi na hindi ako makatulog, mga araw na hindi ako makakain ng dahil sa'yo? Alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Alam kong tanga ako, bobo o kung ano pa mang gusto mong itawag sa akin. Maniwala ka. Hindi, please lang. Ayoko madinig yan. Dahil alam kong kasinungalingan lang lahat ng lumalabas niyan sa bibig mo. Pilit kong pinahid ang mga luwa sa pisngi at tumakbo. Papasok ng muli. Hindi na lang ako kakain dahil nawalan na ako ng gana dahil dito. Claire, we have to go back to the office and... Pagkapasok ko pa lang ay nabungaran ko si Mr. Faltado. Natigilan ito at hindi na naituloy ang sasabihin. What happened? Yumuko ako at pilit na iniiwas ang mukha mula rito. Pero alam ko namang namumula na ang pisngi at ilong ko dahil sa pag-iyak. Naramdaman ko ang mainit na kamay nito sa magkabilang pisngi ko. Are you crying? Tanong nito na diretsong tumingin sa mga mata ko. Parang gusto magwala ng puso ko sa simpleng pagdampi pa lang ng mga kamay nito sa mukha ko. Ah, hindi po. Nabahing lang po ako. Pagsisinungaling ko. Buti na lang hindi na muling tumulo ang luha ko. Pinakatitigan ako nito ng husto. Natatakot ako may mabasa itong lungkot sa mukha ko. Tell me the truth. Muling sabi nito na hindi natinag sa pagkakatitig sa akin. Para ako matutunaw sa kung paano niya ako tingnan ngayon. Hindi ko na gusto pang ipaalam ditong nangyari. Lalo pat baka isipin nito na makakaapekto sa trabaho ang bagay na yun. Saktong pumasok sa pinto si Kuya Dex na ipinagpasalamat ko. Bago pa nito kami makita ay agad kong hinawi ang mga kamay ng boss at nabitawan nito sa pagkakahawak ang mukha ko. Kitang-kita kong pagtataka sa mukha nito. Sir, nandiyan na po si Kuya Dex. At agad akong umiwas para lumabas na. I told you, I need you to cancel this contract now. Halos mahulog ko ang telepono na hawak sa malakas na sigaw na yun ng boss na ngayon ni nasa loob ng kanyang opisina. Ano naman kaya ikinakagalit nito ngayon? Maang akong tumingin sa palabas na si Mr. Soriano na may hawak pang mga punit na papel. Ano pong nangyari? Agad na tanong ko dito. Nagkibit-balikat ito sa kamahinang nagsalita. He wanted to terminate the contract with IMC. Yun ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Topher. Eh, bakit daw po? I don't know. I told him that they can sue us pero wala daw siyang pakialam. Mr. Faltado is out of his mind. Pumalatak pa ito bago tuluyang lumabas. Hindi pa man lumalapat ang pinto sa pagkakasara, ay ito naman si Charis na humahangos pa. Besh, papirma naman ito kay Sir. At may inaabot itong papel. Urgent ba yan? Tanong ko sa kaibigan na hindi iyon kinuha. Super! Sagot nito na ngumuso pa. Saglit ako nag-isip at saka napailing. Ikaw na lang ang magpapirma? Ha? Bakit ako? Ikaw itong sekretary ni Sir eh. Takang tanong nito. Mainit ang ulo. Mahinang sagot ko sa kaibigan sa bituro sa nakasarang pinto ng amo. Lalong ayoko. Baka mamaya ako pa mapagbalingan. Tanggi nito. Hindi pa man ako nakakasagot ay mabilis na itong nailapag ang papel sa mesa ko at tumakbong palabas. Napatingin na lang ako sa dokumentong iniwan ni Cherry sa harap ko. Kung mainit ang ulo ng boss ay tsak na pati ako ay masisigawan nito. Tanaw ko sa labas ng pinto si Charis na pinalalakihan na ako ng mga mata. Napalunok ako ng pagkalalim-lalim dahil mukhang wala nga akong choice kung hindi ang sumuong sa gyera. Hindi ko pa man nabubuksan ang pinto nito ay para na akong maiihi sa matinding kaba. Pagpasok ay pansin ko agad ang dilim sa mukha nito. Kahit pa nakayuko at diretso nakatingin lang sa mesa nito. Nakatiimbagang pa at malakas na tinatapik-tapik sa mesa ang ballpen na hawak. Umatras na lang kaya ako para kasi itong mga ngain ng buhay anumang oras. Yes, tanong nito bago pa man ako makaatras. Sir, kailangan daw po ng pirma nyo. Nag-aatubili akong lumapit pero kailangan kong ibot dito ang hawak ng mga dokumento. Buti pa ay umuko na lang ako para kahit paano ay hindi ko makita kung paano magsalubong ang mga kilay nito. Pero hindi nito kinuha ang mga yun kaya naman tumingin ako dito na tiyempong nag-angat ng ulo para tignan din ako. Para naman akong nanigas sa pagkakatayo ko pero natigilan na mapagmasdan ang mukha nito. Namamalikmata lang ba ako o talagang biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Faltado? Wala na akong mabasa ni Katiting na galit sa mga mata nito. Bigla tuloy akong nalito. Humugot muna ito ng malalim na hininga bago mahina nagsalita.
Why didn't you tell me? Ha? Ang alin po, sir? Takang tanong ko. That man, is he really your ex-boyfriend? Si Topher ba ang tinutukoy nito? Sa bagay, wala naman pala akong ibang naging boyfriend. Paano niyo pong nalaman? Kunot noong tanong ko. From Mr. Soriano. Kakaibang tono ng boses nito. Parang iba? Hindi ako nakasagot dahil sa pagtataka. Bakit nga ba pinag-uusapan namin ang bagay na yun? Tumayo ito mula sa kinauupuan at hindi ko inaasahan ang sunod na ginawa nito. Hinatak akong papalapit. Hapit ang bewang ko ay napasubsob ang mukha ko sa dibdib nito. Anong, bakit bigla ko niyakap ng boss ko? Shit, dinig na dinig kong tibok ng puso nito. At sa mga sandaling yun ay parang biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo ko. Napasinghap ako sa mabangong amoy nito at sa init ng mga bisig na ngayon ay parang bumabalot sa buong katawan ko. Automatiko na lang na pumikit ang mga mata ko para lalong madama ang sarap na makulong sa mga yakap nito. Do you still love him? Halos pabulong na tanong nito sa punong nga ko na naghatid ng bahagyang kiliti sa buong katawan ko. Gusto ko sana sabing hindi na, matagal na, iba na ang tinitibok ng puso ko ngayon. Kung alam lang sana nito ang tunay kong nararamdaman at kung sana ay pwede kong ipagsigawan yun. Ramdam ko ang lalong paghigpit ng pagkakayakap nito sa katawan ko. Ang isang kamay ay marahan pang humahagod sa likod ko na para akong inaalo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman. Para lang ako nakalutang sa ulap sa sobrang sarap. Ano ba itong pinaparamdam sa akin ng boss ko? Pero, di bali na nga lang, ayoko mag-isip ngayon. Pwede bang namnamin ko muna ang bihirang sandaling ito? Kahit pa yata hanggang bukas pa niya akong yakap ay okay lang. Please know that you deserve someone better. Bulong nitong muli bago bahaging lumayo para tignan ako at diretsyon tumingin sa mga mata ko. Naibok akong bibig pero walang salitang lumabas mula doon. Natulala lang ako sa ngayon ay parang napakaamong mukha nito. Madami akong gustong itanong pero bakit nga ba hindi ko magawang isatinig ang mga yung sarap niya. Will you please say something? Nakiusap nito na parang lalong lumalalim ang boses. Nakatingin ito sa akin na para bang gusto akong tunawin sa mga titig nito. Para akong hinihigop na maitim nitong mga mata sa kawalan. Dapat ba ako magpadala sa nararamdaman? Hindi. At sa wakas ay nagawa akong bawiin ang tingin at yumuko. Ah, sir. Bakit niyo po pala gustong i-cancel ang kontrata sa IMC? Yun ang unang lumabas sa mga labi ko na agad ko namang pinagsisihan dahil bigla na lamang itong bumitaw sa pagkakayakap sa katawan ko. Oh, that. At saka humalakip-kip ang dalawang kamay sa mga bulsa ng slacks nito. Well, I have my reason. Parang bigla namang nagbagong mood nito. Pwede ko po bang malaman kung ano yun? Tinapunan pa ulit ako ng tingin nito bago bumalik sa mesa niya. No, sagot nito na pagkaupo ay inikot ang swivel chair paharap sa bintana. Ganon? Tinalikuran lang ako? Kita mo to, kanina lang ay yakap ako. Ngayon ay biglang uminit na naman ang ulo. Ah, sir, yung pipirmahan po pala, biglang naalala ko. I will sign it later, sagot nito na hindi pa rin humaharap sa akin. Okay, fine. Ibinaba ko na lang ang dokumentong hawak sa mesa nito at nagpaalam na. Bakit kaya kinasa ni Mr. Faltado ang contract sa IMC? Nagsiselos ba ito sa dating boyfriend ni Claire? Nahuhulog na kaya ang loob ni Mr. Faltado sa kanyang sekretarya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.